Pinalawig pa ng Korte Suprema ang temporary restraining order na pumipigil sa pagpapatupad ng Meralco ng all-time high power rate hike noong Disyembre. Tatagal ang TRO ng 6 na pupang araw o hanggang April 22 para makabawi. Naghain naman ang petisyon ng Meralco sa Energy Regulatory Commission o ERC para ituloy ang paniningil ng mahigit 5 piso kada kilowatt hour na dagdag singil na naunsyame noong Enero. My report, si Julio Segovia. Hindi pa rin masisingil ng Meralco ang 4 pesos and 15 centavos per kilowatt hour na power rate hike sa generation charge noong Disyembre. In-extend kasi ng Korte Suprema ang temporary restraining order o TRO sa taas singil sa kuryente ng 60 days. Hindi pa man natatanggap ang kopya ng desisyon. Tatalima naman daw sila rito. Ibig sabihin nung extension ng TRO, hindi pa rin natin pwedeng kolektahin sa ating mga consumer yung actual na gastos o cost ng power, no? For the supply month of November 2013. Sa TRO extension, isinama ng Korte Suprema ang generating companies na kinuhanan ng supply ng Meralco nung naka-maintenance shutdown ang Malampaya Natural Gas Facility. Pero problemado pa rin ang kumpanya kung paano nila ito mababayaran para magpatuloy pa rin daw ang pagsusupply ng kuryente sa kanila. Aabot na raw sa 18 billion pesos ang utang nila sa mga generating company. We are still hopeful that the GenCos will continue to cooperate with us in ensuring that the supply of power is continuously provided to Meralco. Dahil hindi sakop ng TRO ang generation charge noong isang buwan, naghaina ng petisyon ng Meralco sa Energy Regulatory Commission para singilin ng higit 5 piso kada kilowatt hour na naantalang dagdag singil sa kuryente sa kanilang aplikasyon. Plano nila itong utay-utayin sa loob ng 6 na buwan simula ngayong Marso. 84 centavos ang pinetisyon ng Meralco na sisingilin sa consumers ngayong Marso. Tig 74 centavos naman sa susunod na 5 buwan. Sasamahan pa ito ng buwis at ibabang bayarin gaya ng system loss. Kaya papatak na 5 pesos and 33 centavos ang kabuang singilin. Pero sabi ng ERC, malabong maipatupad ang nabiting tasingil sa kuryente sa susunod na buwan. Mayroong proseso na kailangan sundin. At kasama dito yung pagbibigay ng panahon doon sa mga gustong mag-komento o mag-intervene doon sa petition na inihain ng Meralco. Ang mas maiging paglaanan ng panahon is desisyonan na lang muna ng ERC kung ano ba ang tamang presyo ng December at January. Julio Segovia, GMA News.